Mga vlog, ngayong hapon didinggin po ng Regional Tripartite Wage Regulatory Board ang mga petisyon inihain ng ilang grupong hinggil sa aumento po sa sahod sa NCR. Ang mga didinggin ay 100 peso na increase sa or gagawing 1,141 pesos ang minimum wage sa NCR. Ngayon naman, alamin natin ano ang pulso ng ating mga kababayan hinggil dito. Ready na dyan, syempre, si Madam Nympha Asuncion. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Madam Nym, kamusta ang pulso ng bayan? Yes, pabor na pabor nga yung mga naman. Nakausap natin. Oo, doon na mga manggagawa dito sa hinihiling na taas na sahod dito sa Metro Manila. Oh. Yung mga nakausap natin na mga manggagawa, hinain nila ngayon kulang yung kasalukuyang minimum wage nila para nga dito sa pang-araw-araw na gastusin. Ang ilan sa kanila, ang sabi ay hindi naman sila humihiling ng masyadong mataas, kahit mga 100, sapat na rin daw yan dun sa kanilang pang-araw-araw. Yung isa namang nakausap natin, ang gusto sana ay at least 700 man lang na minimum wage, itaas sa 700 man lang yung minimum wage. Yung isa naman, gusto ng 800 na minimum wage dito sa Metro Manila. Ayan, pakinggan natin yung kanilang mga payag. Kulang yung aming sinasahod. Kakautang pa kami. Halos pag sahod namin, ubos na agad. Kulang talaga. Pero kailangan kong magtsaga. Pabor po kayo dun sa hiling na wage hike ng, para sa mga manggagawa. Pabor din kami. Para sa inyo po, magkano yung tingin nyo na dapat itaas sa sahod para maging sapat sa pang-araw-araw? Eh, sa amin, madagdagan lang. Hindi naman kami mihiling na malaki. Madagdagan lang kahit pa paano. Masaya na kami. Magkano yung nalagdag? Monthly, Bawa, dagdagan kahit sabihin mo ng 100. Ganyan. Sa tingin nyo dito? Pabor po ako tanong sa sahod na 100 para crowding and kahit pa paano. Yung kasalukuyan yung sahod po, sapat po ba o kulang? Kulang. Yung dating kulang talaga. Magkano po sa inyo lang, sa tingin nyo, yung dapat na itahas sa buwan ng sahod? Dapat yung, yeah, nasa 800. 800 per day. Okay. Tama-tama sa budget. Okay. Wala naman kayo pag-gastos. Wala kong interested din yun. Pwede yan, kaya na kunta na mo. Yan mga 1,500. Kasi yung kasama niyon may okay. Pero kung wala, kulang pa rin. Bukod dun sa minimum wage, dapat nababayaran din yung OT ng mga manggagawa. Ayan nga yung pulso ng mga kababayan natin tungkol dito sa nakatakbang pagbinig ng Regional Tripartite Wage Board. Oo, dito sa hiling na taas sahod. Ayan muna yung mga pinakahuling kagalapan mula sa EDSA, Tuwing Fasuncion, para sa Radyo Pilipinas.